Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 3 ng ating kwento na pinamagatang Heartache. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagluluto si Emily ng hapunan. Ang maalaala niya ang sinabing iyon ni Ronald noong nakaraang linggo. Hindi niya tinanggap ang alok ng lalaki na maging girlfriend nito. Inaamin niya na labis siyang nabigla sa proposal nito. Sino ba naman ang hindi? Sa macho, gwapo at yaman ni Ronald, inag-aalok pa ito sa isang dalaga upang maging girlfriend nito. Sa tingin ni Emily, ay hindi na nito kailangan gawin iyon kasi sigurado na maraming dalaga ang mismong mag-aalok dito ng ganoong proposal. Nakakasiguro siya na kalahati ng populasyon ng kababaihan ang siya pang gagawa ng paraan upang mapikot ito. She had turned down his offer. Idinahilan ni Emily na hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Hindi naman siya ang uri ng babae na madaling makamove on sa isang heartbreak. Hindi naman sa sinasabi niya na hindi pa siya nakaka-move on kay Hector. Hindi pa lang talaga ganap na naghihilom ang sakit sa dibdib ng dalaga. Isa pa, ayaw niyang machismis sa kanilang department. Baka kung ano-ano ang marinig niya na masamang paninira sa kanya. Minsan lang nangyari kay Emily ang maging tampulan ng chismis. Iyan ay noong college siya. Katatapos pa lamang niya noon sa karelasyong si Zyron na isang engineering student. Nang magsimulang magpalipadhangin ng isang varsity player ng basketball team nila, si Chris. Katulad ni Zyron, engineering student din si Chris. Every girl on campus thought Chris was a perfect hunk and a prince charming. But not Emily. She thought Chris was a typical rich guy, a handsome playboy. So, when he started to court her, tinapat na kaagad ni Emily ang lalaki na wala itong mapapala sa kanya at wala siyang panahon na magpaloko dito. She knew his reputation well, kaya hindi nagdalawang isip si Emily na baste din ang lalaki. Tila hindi matanggap ng kumag ang pangbabasted niya. Ipinagkalat ito sa social media na girlfriend siya nito. The worst thing was, pinalabas pa ni Chris sa mga post ng binata na ang kanilang relasyon ang naging dahilan ng hiwalayan nila ni Zyron. Ani mo isang bakla ang lalaki na nagkalat ng chismis. Iyon ang naging dahilan kung bakit naging tampulan si Emily ng chismis noon sa university nila. Sumikat pa yata siya sa kanilang university nang dahil sa mga kwentong gawa-gawa ng Judas na si Chris. Kaya naman mula noon, nadala na si Emily. Pilit siyang umiwas sa mga bagay na maaaring magresulta sa pagiging topic niya ng mga chismisan. Kaya hindi rin siya nagdalawang isip na ayawan si Ronald. Kahit pa mataas ang posisyon ng lalaki sa kumpanyang pinapasukan, ay hindi siya nag-alangan na hindian ito. Ayaw kasi niyang maging tampulan ng chismis sa kanilang department at sa buong kumpanya. Kahit pa noong narinig niya ang dahilan ng binata kung bakit ito nag-propose ng ganoon. Tinamaan daw kasi si Ronald sa kanya noong una pa lang siyang nakita. Oo, iyon ang rason nito. Ang corny lang. Noong nagtapat sa kanya si Hector dati, ay hindi ganoon ang sinabi nito. Tula ang ginamit ng ex-fiancé niya para magtapat sa kanya. Ito pa nga mismo ang gumawa ng tulang iyon.
Ayon pa rito, nagpakapuyat pa ito sa tulang iyon. How sweet was that? So far, iyon ang pinakamagandang pagtatapat ng isang lalaki kay Emily. Akala siguro ni Ronald ipapayag ka agad siya kasi nakita niya kung paano magningning ang mga mata nito habang hinihintay ang sagot niya. Oh well, siguradong na-disappoint ito sa naging sagot ni Emily dahil isang mabigat na hindi ang tugon niya. Walang dudang nasaktan ang igo ng binata. Siguradong wala pang nangahas sa tumanggi rito. Siya lamang. Bago pa nga umalis si Emily sa opisina ni Ronald, ay sinabihan pa siya na gagawin ng binata ang lahat, maging girlfriend lang siya nito. He sounded desperate, but she didn't care. Ngayon, isa kumpanya pa rin ang mga Alejo nagtatrabaho si Emily. Pilit na lang niyang iniiwasan si Ronald tuwing nakakasabay niya sa elevator at nakakasulubong sa hallway. And promise, kinikilabutan ang dalaga sa mga titig ng binata. Minsan, parang hindi magawang masalubong ni Emily ang mga tingin ni Ronald na pagkalagkit-lagkit. Para siyang pinagdanasahan ng binata. Kahit isang tingin lamang ay pinupukol nito sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasan na maalaala ang gabi na may nangyari sa kanila. Nagiging malinaw tuloy sa kanya ang mga pangyayari. At naku po, may sounds effect pa kapag naaalaala niya ito. Kung madali nga lang na maghanap ng trabaho, ay matagal nang nag-resign si Emily para maiwasan na ng tuluyan ang lalaki. Pero mahirap nga ang buhay ngayon, kaya tiis-tiis na lang sa presensya ng binata. Kailangan na rin kasi ng dalaga ng pera dahil buwan-buwan ay nagpapadala siya sa kanyang mga magulang na naninirahan sa Batangas. Pagkatapos kumain ni Emily ng hapunan, ay nagtungo siya sa sala upang manood ng pelikula. Eksaktong pagkabukas niya, ay nagsisimula pa lang ang pelikulang Scream 4. Biglang na-excite ang dalaga sa pelikulang mapapanood nang biglang tumunog ang doorbell. Who could be at that time of night? It was 9 o'clock in the evening and it was very unusual for her to have an unexpected visitor. Isang tao lang naman ang bumibisita sa kanyang unit ng ganoong oras, si Hector. Well, dati iyon, noong sila pa. Pero hindi na sila, kaya there was no reason para magpunta pa ito sa unit niya. Ang kapal naman ito. Nag-isip si Emily ng ilang segundo kung pagbubuksan ba niya o hindi ang tao sa labas ng kanyang unit. Nang muling mag-doorbell, ang kung sino man iyon ay tinungo na niya ang pintuan para pagbuksan ang kanyang bisita. Hey, sexy lady! Hindi pala bisita, wisita, sabi ng isip ni Emily. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Ano ang ginagawa mo rito? Ang bigla niyang naitanong kay Ronald. She never expected he would come to her unit. He was the last person she had expected to come knocking on her door. Nakalimutan ni Emily. Alam nga pala ng binata ang address niya. Siyempre, ang unit niya ang naging saksi ng pagbibigay ng dalaga ng kanyang precious gem sa isang estranghero. Tuwing maaalaala niya iyon, ay talagang abot hanggang langit ang pangingilabot niya. Ngumiti si Ronald sa kanya. Paying you a visit, honey? Tinignan ni Ronald si Emily mula ulo hanggang talampakan. Lalong lumaki ang ngisi ng binata. Sakalang naalaala ng dalaga na manipis at maikling pantulog na pala ang suot niya. Ngunit alam ni Emily, hindi lang iyon ang ikinalapad ng ngisi nito, kundi sakala man na wala siyang suot na bra ng mga oras na iyon. At obvious naman sa suot niya kasi kita ng binata iyon. Naku naman Emily, masasanay ang mata ng lalaking iyon, sabi ulit ng isip niya.
Pasimpleng tinakpan ni Emily ang kanyang dibdib, kung saan kasalukuyang nakatutok ang makasalanang mata ng binata. She blushed when he grinned even wider. Pwera biro, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Emily. Hindi na siya nag-abalang tawagin pa itong sir. Tutal, wala naman sila sa opisina. Kailangan ko bang ulitin ang sagot ko? I'm paying you a visit, honey. Isn't it obvious? Sabi ng binata. Could you please stop calling me, honey? I'm not flattered at all. Sabi ni Emily. If you're not flattered, then why are you blushing? Panunudyo pa ng lalaki. Hindi na napigilan ni Emily ang inis. Kasi, naiinis ako sa'yo. Hindi nakakatuwa ang pagtawag-tawag mo sa akin ng honey. Ni hindi naman kita nobyo. Nobyo ba kita? Tanong ni Emily. At sa lalong pagkainis ng dalaga, bumunghalit pa ng tawa ang binata. Anong itinatawa-tawa mo dyan? You're funny, sabi ni Ronald. Umasim ang mukha niya. You make me laugh, honey. Iniikot niya ang mga mata nang muli siyang tawagin ni Ronald sa ganoong endearment. Hindi talaga siya komportable tuwing tinatawag siya ng ganoon. She felt so special. Ah, whatever. Special siya. Alam niya iyon. Inalok nga siya ng binata na maging girlfriend niya, hindi ba? At muling umasim ang mukha niya nang maalaala iyon. Kailangan pala mag-shota tayo bago kita tawaging honey. Diniinan pa ni Ronald ang huling salitang sinabi. Wala ako sinasabing ganoon, ha? Depensa ni Emily sa sarili. Pero iyon rin ang ibig mong sabihin, sabi ni Ronald. Hindi na lang siya umimik. Bumalik na lang siya sa sofa at ipinagpatuloy ang panonood ng pelikula. Akala niya ay aalis na ang binata. Ngunit naramdaman na lang niya ang pagtabi nito sa kanya maya-maya. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ng dalaga na hindi tumitingin sa katabi. Hindi. Bakit ako aalis? Kararating ko pa nga lang. Aalis na ako? Mamaya na, kapag may napala na ako. Tumawa pa ng nakakaloko ang binata. Wala kang mapapala sa akin ngayon, kaya umalis ka na lang, Mr. Alejo. Sabi ni Emily dito. Mamaya na. Kailangan mo ng isang katulad ko ngayon. Malamig ang panahon. Kailangan mo ng init. Ngumiti pa si Ronald. She glared at him. Hindi ko kailangan ng init. Lalo na kung galing sa'yo. Magtitiis na lang ako sa lamig. Sabi niya dito. Tumawa ang binata. Kakailanganin mo pa rin ang init ko. Tingnan natin. Umismid si Emily. Tumingin si Ronald sa TV screen. Oh, horror pala yan eh. Lalo mo akong kailangan sa tabi mo. Tumaas ang kilay ng dalaga. Ah, iniisip mo ba na kailangan ko ng kumpanyon? Ganun ba? Nakangising tumangutang si Ronald. Hindi ba? Ganyan naman ang mga babae. Kapag nanonood sa sinihan, hindi pwedeng wala silang kumpanyon. Lalo na kapag nanonood sila ng horror. Kailangan nila ng yakap ng boyfriend nila kapag natatakot sila. Ikaw ba? Ayaw mo? Tanong ni Ronald. Napawa ng malakas si Emily sa pinagsasabi ng binata. Hindi niya akalain na may paniniwala pala itong ganoon. Takang-taka naman si Ronald sa kanya. Bakit? Tanong nito. Sino ang hindi matatawa sa'yo? Iniisip mo na katulad ako ng iba, na kapag natatakot ay kailangan ng katabi para mayakap? Ha ha ha. But sorry to bruise your ego, Mr. Alejo. But I am not that sort of woman. Saka, hello, ilang beses ko nang pinapanood itong movie na ito. Baka nga sa ulado ko na ang mga linya eh. At muling tumawa si Emily. Hindi niya alam na may entertain siya ng husto ng lalaking ito.
Maawa ka pa. Makakatikim ka mamaya ng halik. Nakangising banta ni Ronald. Umandar ang pilyang bahagi ng utak ni Emily. Kaya imbis na tumahimik at huwag nang tumawa, nilakasan pa niya lalo ang paghalakhak. At hindi niya inaasahan na totohanin nga ng binata ang sinabi. Daig pa ni Emily ang naparalisa sa kapangahasan ng ginawa ng binata. Hindi siya nakakilos. Dilat at dilat ang kanyang mga mata sa kabiglaanan. Hindi niya akala ay totohanin nga nito ang sinabi. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang naging reaksyon ng kanyang katawan sa halik ng binata. Namula yata ang kanyang mukha at ang kanyang dibdib ay daig pang nilindol ng may 7.5 magnitude. Kakapusin yata siya ng hininga. Mabilis din namang natapos ang halik na iyon. Ngunit siya parang naging statue at hindi pa rin makagalaw. Hindi makarecover. Hindi ka na makapagsalita dyan. Amused na sabi ni Ronald. You kissed me. Parang syunga na sabi ni Emily maya-maya. Late reaction lang ang peg. Pangalawang beses na nitong ginawa ang kapangasang iyon. Nung una nga, ay nahuli pa sila ni Hector. Pagkatapos ngayon, yes, I kissed you. So what? Hindi naman iyon ang first kiss mo from me, right? Nanunod yung sabi ni Ronald. Oo nga, at hindi iyon ang first kiss ko mula sa'yo. But you have no right. Mariing sabi ni Emily. Yes, I do. Sabi ni Ronald. Wala. At sino nagbigay sa inyong karapatan na halika na lang ako ng basta-basta? Wala naman, hindi ba? Nanggigigil si Emily ng pagkukurutin sana ang binata. Pero malamang, baka akusahan pa siya nitong nananching. At sino naman? Paangil na sabi ng dalaga. Kung hindi lang kabayolentihan ang sakalin ito, baka kanina pa niyang nagawa iyon sa labis na pagkainis. Ikaw, sabi ng binata. Nanlaki ang butas ng ilong niya. Ano? At bakit naging ako? Ngumiti ito ng nakakaloko. Kasi hinayaan mo akong halikan ka. Hindi mo ko itinulak para pigilan. Instead, you just let me kiss you until I stop. You didn't even slap me afterwards. So, I therefore conclude that you like me kissing you. Nagniningning ang mga mata ng binata sa kabilyuhan. Hindi mapigilan ni Emily na mapahilamos sa mukha. Hindi ka rin asyumero, no? At paano naman pumasok sa kokote mo na gusto kong magpahalik sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, Hector's kiss is much better than yours. She was lying. Hindi hamak naman na mas marunong ito sa ganoong larangan kaysa dating nobyo. Pero hindi niya iyon aaminin kay Ronald. Baka lalong ikalaki ng ulo ng binata ang pag-amin niya. But Hector is no longer yours, honey. He's your sister's man now, sabi ni Ronald. Tila sinampal si Emily sa mukha dahil sa sinabi nito. Biglang tumulo ang mga luha niya nang maramdaman ang pamilyar na sakit at kurot sa dibdib niya. Nagtagis ang bagang niya. Naramdaman iyon ng binata. Look, I'm sorry, sabi ni Ronald. Umalis ka na, Ronald. Mariin ang tinig ni Emily. Hindi maitatago ang galit sa boses. Tila nag-alala ang binata. Emily, I'm... putol nito. Utang na loob, Ronald. Umalis ka na. Umalis ka na. Pagkataboy ni Emily sa binata. Tikom ang bibig na tumayo ang binata. Tinignan siya nito ng matagal bago tuluyang tumalikod at lumabas ng apartment. Pagkaalis nito, ay bumagsak ang mga luha niya. Muli, ay pinaalala nito na isa siyang heartbroken girl na pinagtak sila ng sariling kapatid at nobyo. She had been trying to move on, pero biglang naalala iyon. Tinakpan ni Emily ang bibig nang may lumabas na hikbi mula roon. Maya-maya,
ay pinayapa niya ang sarili. Hindi maaaring ganoon siya. She needed to move on completely. She needed to be distracted from the heartbreak that was hurting her, making her feel the pain. Tumunog ang cellphone niya. Dali-daling kinuha niya iyon at binuksan ang message. From unknown number galing ang mensahe. Binasa niya ang laman niyon. I'm sorry, Emily. I'm sorry kung nasaktan ka sa sinabi ko. I was just desperate to have you. Hindi ko naisip na masasaktan ka dahil doon. I promise I won't ever say it again. Please forgive me. Let's talk tomorrow at the office. Pihadong galing iyon kay Ronald. Hindi siya nag-reply. Bagkos ay pinatay niya ang cellphone. Tumayo siya at nagtungo sa kwarto. Bago matulog, napagpasyahan ni Emily ang gagawin niya para makalimot at makapag-move on na ng tuluyan. Kinabukasan, maagang gumising si Emily. Maaga siyang nag-ayos para sa pagpasok sa opisina. Papalabas na siya ng kanyang unit nang marinig niya ang pagtawag ng kusino man sa labas. Boses babae iyon. At kung hindi siya nagkakamali, ay boses iyon ng Ate Lizelle niya. Natigilan siya. Ano ang ginagawa nito sa apartment ko? Piping tanong niya sa sarili. Emily! Emily! Malakas na sigaw ng ate niya mula sa labas ng pinto. Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Hindi pa ito nakontento sa kakasigaw at kumatok pa ito ng pagkalakas-lakas. Halos sirain na nito ang pinto. Napakaskandalosa nito kung umasta. Bumangon ang galit ni Emily dito. Sinugod niya ang pinto at pinagbuksan ito. Ano ba? Hindi ka ba tinuruan na kumatok at tumawag ng maayos, ate? Galit na sabi niya. Ano bang kailangan mo? Ilabas mo si Hector. Iyon ang kailangan ko. Ilabas mo ang walang kilang boyfriend mo. Sigaw ng Ate Lizelle niya. Tuluyan ang nag-init ang ulo niya sa pagsigaw-sigaw nito sa kanya. Kung maaari lang ha, huwag mo akong masigaw-sigawan. Nasa teritoryo kita, kaya dapat mo akong igalang ate. Huwag mo akong pagsalitaan na para isa kong kabit na nang aagaw ng asawa. At isa pa, wala akong itinatagong isang manloloko sa apartment ko, kaya wala akong ilalabas. Bakit ba sa akin mo hinahanap si Hector? Asik niya kay Ate Lizelle niya. Kahit na anong pilit ni Emily na pakalmahin ang sarili, pakiramdam niya ay sasabog siya. Ramdam niya ang naghihimagsik na galit sa kanyang dibdib. Ang lakas ng loob ng kanyang ate. Nasugurin siya at sabihing ilabas ang dating nobyo. As if itinatago niya ang walang hiyang Hector na iyon. Buntis ako, Emily. Si Hector ang ama. Parang isang bomba iyon na pinasabog sa kanyang harap. May palagay siyang namutla siya sa sinabi nito. Buntis ka? Tanong ni Emily. Tama ka ng dinig, Emily. I'm pregnant. And Hector is the father. Naguluhan si Emily. Nabuntis ka niya? Agad-agad? I thought, isang beses lamang ninyong ginawa ang bagay na iyon. Numisi sa Ate Lizelle niya. Diyan ka nagkakamali, little sister. Ilang beses na may nangyayari sa amin ng fiancé mo. Basta may pagkakataon, ginagawa namin iyon. Napaawang ang bibig ni Emily. Nagsimulang magtubig ang kanyang mga mata. Wala siyang kaalam-alam na iniiputan na pala siya sa ulo ng mga ito. Nagmukha siyang tanga. Mga hayop kayo! Sigaw ni Emily. Isang nanunod yung ngiti ang ibinigay ni Ate Lizelle niya sa kanya. You deserve it. You are not a good lover. Kaya nagawa ka niyang pagtaksilan. You're so lousy, Emily. Dahilan, kaya nagsawa na siya sa'yo. Sinampal ni Emily ang kanyang kapatid. Nalaki ang mga mata nito. How dare you to slap me?
sabi ng ate niya. Because you deserve it. Isa kang mga agaw. Isang makate at malanding mga agaw. Hindi na napigilan ng dalaga ang mga salitang namutawi sa kanyang bibig. She knew she was saying horrible words, but she could no longer control herself. Ubus na ang pasensya niya. Itinulak ni Emily ang kapatid. Itinulak niya palabas ng pinto ng kanyang unit. Baka hindi na niya mapigilan ang sarili at maging bayolente pa siya. Umalis ka na ate. Don't ever dare to show your face here again. Oo, aalis na talaga ako. Pero sabihin mo muna sa akin kung nasaan si Hector. Sabi ng ate niya. I don't know. It's over between us. I hope maging masaya ka na at umalis ka na. Sabi ni Emily. Oh, I will definitely be happy, little sister. Bye. Binigyan pa siya nito ng isang nanunuyang ngiti bago tuluyang umalis ng apartment niya. Naiwan siyang nasasaktan at lumuluha. Napaupo si Emily sa sahig. Bakit ba? Bakit ba kailangan masaktan siya ng ganoon? Bakit ba kung sino yung malalapit sa kanya ay siya pang mananakit sa kanya ng ganoon? Kahit kailan ay wala siyang sinaktan o inagrabyadong tao. Pero kung pagbabasehan ang nangyayari sa kanya ngayon, ay daig pa niya ang pinarusahan ng langit. She did not deserve this. She did not deserve the pain she was feeling now. Napahugulgol siya. Napatigil si Emily nang makarinig muli ng katok. Akala niya nung una ay ang kapatid niya ulit iyon. Ngunit boses lalaki ang tumatawag sa pangalan niya. At na-realize niya kung kaninong boses iyon. It was Ronald's voice. Bago pa siya makahuma, ay bumukas na ang pinto at pumasok si Ronald. Emily! Tawag nito nang makita siyang nakaupo sa sahig. Mukhang kaawa-awa habang umiiyak. Dito na po nagtatapos ang ikatlong bahagi ng ating kwento. Si Ronald na nga kaya ang makakatulong sa kanya para tuluyang makamove on sa pagtataksil na ginawa ng kanyang ate at ang fiancé niya? Iyan po ang ating alamin sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!